Welcome po kayo ulit sa ating YouTube channel at ipapakita ko po sa inyo kung paano ang simple o pagguhit ng lips o labi ng isang tao. So, kung umpisa natin ng lahat, gawa tayo ng isang linya. At ang linya pong ito magiging parang width. O hindi, yung parang sukat pataas ng buong labi. At guhit muna tayo ng isang triangle. Oh, sorry, rectangle po. Yan, yun, yun. So, kukunin natin yung sukat ng patayo. At dalawang ganon, yun po ang sukat naman ng pahigang linya. So, para makuha natin yung rectangle. Hatiin natin ngayon sa... i-darken muna natin yung mga linya ng rectangle. Yan, ganun po. At hatiin natin sa gitna ng pahiga yung rectangle. Ganyan ko. Yan. So, yan na yung magiging gitna ng ating labi, lips. Magdodrawing tayo sa taas ng ganitong shape. Yan yung magiging. So, ang part po na to, tinatawag po siyang Cupid's bow o pana ni Cupido. Yan na po yung upper lip. At itong lower, yan, mag-sketch po tayo ng ganyan. So, ngayon, gumagamit po ako tayo ng 2H pencil para makuan lang siya, magaan lang yung... hindi siya makapal para madali siyang mabura kung sakaling magkamay. Karaniwang ginagamit ito sa pang-sketch muna. Paki-like na rin po kung hindi pa kinag-like. Subscribe. At para palagi po kayong updated, paki-hit na rin po ang notification bell. O, sketch natin yung gitnang bahagi ng ating bibig. Excuse me. Yan. So, tapos na po natin may sketch. Buburahin na po natin yung rectangle para maging malinis. Malinis tignan. Patay na sa gitna. So, sa paggamit ng eraser, dapat siguraduhin po nating malinis yung eraser kasi pwedeng sirain yung yung papel. Makaka-apekto po yan sa drawing natin. Yan, ganyan. Huwag po masyadong madinang pag-erase. Very light lang siya, magaan na magaan lang. So, sa drawing po natin ito, hindi po ganito, eksaktong ganito lahat ng labi ng tao. No? Parang, kumbaga, standard lang siya or parang general kwan lang siya. Principle ng pagda-drawing ng labi ng tao. Depende pa rin po sa model kung gaano kalaki yung bibig. May mga tao kasi na makapal yung mga labi, katulad ng mga Afrikano, ganun. Pero pag sa Pilipino, hindi naman masyado. So, depende pa rin po sa dinodrawing mong tao. Ito po parang maging kwan lang siya. Maging, parang standard lang siya. So, kapag nakuha na natin yung shape po ng labi, mag-umpisa na tayong mag-shade. Yung gagamitin po nating shade, pag shade is yung light din po muna. Huwag po tayong mag-uumpisa sa mga makakapal po na mga lapis. So, karaniwan po sa mga
maninipis na lapis, yung H, basta yung mga pencils na may H, H, 2H, 3H, 4H, yan, mga maninipis po yan. At yung mga makakapal naman po, yung mga B, may mga B. Ang nakita kong nag-umpisa sa 3B, 4B, tapos 6B, 7B, 7B, makakapal na po yun, maitim na po siya. Lalo na, at may 8B pa rin po. Pero kung hindi ka pa kontento sa dark, kapag ka-dark niya, pagka-itim niya, pwede ka nang gumamit ng charcoal pencil. So, sa pag-shade po, nag-uumpisa po ako sa mga light pencils, usually sa 2H pencil. Minsan po sa 4H din po. At ang pagkatapos ng shading, i-blend ko po siya katulad po nito, gamit yan. Kung ang goal mo, ang gusto mong mangyari maka-achieve ng napaka-dark po, patuloy lang po yung gamit ka ng light na pencil katulad ng 4H, i-blend mo ulit. Kung pwede mo nang lagyan ng mas dark, gumamit ka na ng 3B, i-shade mo ng 3B, then i-blend mo ulit gamit ang blending stamp katulad ng nandito po. So, pagkatapos nun, gumamit ka na ng mas dark. Pansin nyo po itong gitna ng bibig o ng labi is yan po ang pinaka-dark na part ng drawing po natin sa lips. Kasi, syempre, hindi na napapasok ng lips yung ng light po. Niliwanag yung loob ng lips. So, siya ang pinaka-dark. So, dito po, yan, nakikita po natin i-dark po. Dadagdagan ko po ang na-darken po natin ulit siya. Gamit din po tayo ng brush para matanggal yung mga tira-tirang mga graphite dyan. Nakakatulong din yun pang pa-smooth. So, gamit tayo ng blending stamp para ikuan yung mga linings ng ating bibig. So, spread na naman po natin o i-blend yung nasa gitna at i-darken po natin ulit gamit ng mas makapal lang ano. Ito po ang ginagamit na po natin ngayon dito is ang 8B pencil. So, makakuan na siya. Maitim na maitim na. So, yung part po ng lips na bandang ibaba ng lower lip katulad po niyan, makakuan din po siya, gawin po natin dark din. Kasi kung papansinin po natin yung sarili nating mga lips, pwede ka rin umarap sa salamin, makikita mo na yung lower lip nagkakast siya ng shadow yan sa bandang mas ibaba kaysa sa kanya. Yan, yung part na yan. Yan, dapat may shadow dyan. Yan, ganyan po. So, i-blend lang po natin gamit ang blending stamp. So, ang blending stamp po kapag nagamit natin sa dark na area, pwede rin po natin i-pang gamitin sa mga wala pang area na wala pang mga guhit.
So may natitirang mga graphite pa sa dulo niya, so pwede pa natin yung drawing po yun. Minenta na yun ng brush para ma-maintain natin yung cleanliness niya. So, blending stamp lang po. At dagdagan ng graphite, tapos i-blend hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mong parang degree ng pagka-dark niya, na depende rin po sa model mo. Ayan, so dagdagan na naman natin yung gitna. Ayan, so kung maayos pong pagka-dark yan, magiging buhay na buhay po yung drawing mo. Pagkatapos niyan, i-blend na naman po natin. Ayan, kung medyo sa maliliit na space, gagamit tayo ng mas maliliit na blending stamp. Katulad po niya. So, ngayon, excuse me, umpisan na natin ilagay yung mga linya-linya na nasa lips. So, ito, depende na naman po sa kaninong lips ang ina-drawing mo. Hindi naman po parehas ng mga lips hindi naman po lahat ng lips ng mga tao pare-parehas. So, itong drawing po natin na to, ganito lang ang mga linya-linya pagitan sa lips. So, obserbahin mo yung sarili mong lips, makakakita ka rin ng mga lines, mga maliliit na ano. Pwede rin kayong tumingin sa mga magazines, sa mga brochures, ng mga lips ng mga model para magkaroon kayo ng idea at pwede nyong ilagay sa mga drawing nyo. Pero kung wala kayong mga brochure, mga magazine, obserbahan nyo na lang yung bibig ng jowa nyo. Pero kung wala kayong jowa, o yung bibig na lang ng kapitbahay nyo, obserbahin nyo na lang. Ganun. Dagdagan lang natin ng shade ang drawing po natin. Yan, so light lang, very light lang ang pag-shade po. Then pagkatapos ng pag-shade, blend na naman ulit natin gamit ang ating blending stamp. Ganyan lang, blend lang ng blend. Dapat maganda o pantay yung pagkaka-blend niya para magiging smooth yung outcome po ng ating drawing. So sa part po na to ng lips po natin, i-darken po natin siya ng konti. Yan, yung part po na yan, linya pahabang ganyan. Ito po, yan. Kasi ang light source po natin, inisip po na nasa harap.
So sa part po na to, lalagyan po natin ng idadark po. Sa taas po ng Cupid's bow, ito po ang tinatawag na philtrum. At bibig. Parang baka parang bridge siya na ano. So meron yan. Para magkaroon yan, idadark po natin yan. Idadarkin natin. Then, yan. Yung bandang mas loob, mas paitimin po natin para mas magmukha siyang mas malalim sa parte dun. At sa part po na to, gagamitan na natin ng highlighting pen para magmukha siyang parang totoo talaga. At sabi natin kanina nasa harap yung light source. So, magiging nasa harapan din yung epekto ng light. Yan. So, nalagyan na natin yung bandang harap. O, dadagdagan pa po natin. Yan, ganyan. Tapos dyan. Yan. Yan, sa bandang taas ng lips, nalagyan po natin dyan. Malaking tulong yan para mabuhay o maging magmukhang makatotohanan yung drawing po natin. Yung mga effects. Ang mga, lahat po ng kagamitan pala na ginagamit po natin ngayon, pwede pong nabibili sa mga bookstore yan, sa National Bookstore o sa Pandayan Bookstore, mga ganun. Pwede rin silang order sa online. Yan. Dagdagan pa po natin ng konti dyan. At tingnan natin kung mag-pause lang tayo saglit, tapos tingnan mo pa kung anong pwedeng dagdag sa drawing mo para mas lalo siyang gumanda. Katulad yan. Dumadagdag na lang tayo ng mga linya-linya para makatulong pang pabuhay pa po sa drawing natin. Yan, so pag-isipan nyo lang. Then, yan, maglagay tayo dito ng highlighting pen. Maglagay tayo ng puti dito sa bandang taas na yan. Kasi, syempre tatamaan rin na ng light. Yan. So, yan, ganyan ng ng highlighting pen. So ayan guys, I hope nagustuhan nyo ang video na to at pakiclick na lang ang like, mag-subscribe at notification bell. Marami pang mga videos ang susunod po. Maraming salamat po sa panonood.